Hi, ako po si Maricar Enciso. Ako po ay isang dialysis nurse sa Akershus University Hospital. Kami po ay gumawa ng isang programa upang magbigay kaalaman sa pagdidieta o tamang pagkain para sa mga pasyente na nagda-dialysis. Ang proyektong ito ay tulong-tulong na ginawa ng LNP, isang pambansang federasyon para sa mga kidney patients o yung mga pasyenteng may sakit sa bato at mga na-transplant, at ng Akershus University Hospital. Kami po ay nakatanggap ng suporta mula sa pundasyon ng DAM. Kung ang inyong bato o kidney ay di na gumagana ng maayos at kinakailangan mo ng mag-dialysis, dapat kang kumain ng mga pagkain na konti lamang ang asin, potasa at phosphate. Ito ang mga dahilan kung bakit maraming mga pagkain sa mga regular na pamilihan ang hindi angkop para sa iyo. Ano nga ba ang pwede mong kainin? Ang palabas na ito ay nagbibigay ng simpleng payo para sa mga pasyenteng nagda-dialysis. Sa pandagdag na kaalaman, pwede niyong basahin ang librong Cost Road for Niresike. Ito ay payo ng mga tamang pagkain para sa may sakit sa bato na nai-publish ng LNP ilang taon na ang nakalipas. Ang librong ito ay nakasulat sa Noruego. Kapag ang bato ay may diprensya na, nababawasan ang kakayahan nito na alisin ang ekstrang tubig o likido sa ating katawan. Dahil dito, posibleng maipon ang mga likido sa katawan at maaaring maging sanhi ng pamamaga ng mga binti at tubig sa baga. Dahil dito, ang puso ay kailangan magtrabaho ng husto na nagiging dahilan ng paghina nito. Kaya sadyang napakahalaga na iwasan ang pag-inom ng maraming tubig. Mahirap itong gawin kung lagi kang nauuhaw. Pero kung kakain ka ng mga pagkain, may konting laman ng asin, mababawasan ang iyong pagkauhaw. Ang sentro ng uhaw sa utak ay tumutugon sa dami ng asin sa dugo. Kung makakaya mong bawasan ang iyong pag-inom o pagkain ng may asin at panatilihin itong mababa sa loob ng ilang linggo, hindi magtatagal at mawawala ang iyong pakiramdam ng pagkauhaw. Ang likido o fluid ay hindi lamang nakukuha sa mga bagay na iniinom mo. Lahat ng nasa temperatura ng kwarto ay likido, tulad ng ice cream na natutunaw. Ang yogurt rin ay maituturing na likido o fluid. Maraming mga asin na nakatago sa pagkain, lalo na yung mga nabibiling luto na. Ginagamitan kasi ito ng maraming asin para mas maging malasa at hindi masira agad. May mga nakatago ring tubig sa pagkain. Ang mga mainit na inumin tulad ng kape o tea ay fluid na nakakadagdag rin ng pagkauhaw. Ang mga pagkain rin tulad ng nilaga, sopas at mga may sarsa ay marami rin tubig. Mga prutas at gulay tulad ng pipino ay halos puro tubig. Ang maraming pag-inom ng tubig ay pumipigil sa pagkauhaw sa maikling panahon lamang. Mas maigi ang pag-inom ng tubig sa maliit na baso o yung pagsip-sip lang ng konti para mapigilan ang pagkauhaw. Pwede rin ang pagkain ng maliliit na piraso ng yelo o pagnguya ng bubble gum o candy na walang asukal. Mahalagang makakuha ng sapat na haba ng oras ng pagdadialysis upang matanggal ang mga substansyang di kailangan ng katawan at alisin ang labis na likido o tubig sa katawan. Ito ay ina-assess o isinasang-alang-alang ng inyong doktor. Ang sentro ng pagkauhaw sa utak ay hindi lamang tumutugon sa asin sa dugo, kundi sa pagbabago sa inyong presyon ng dugo. Kapag masyadong mabilis ang pagtatanggal ng tubig o fluid sa inyong katawan, maaari itong magdulot ng pagbaba ng inyong presyon ng dugo habang nagda-dialysis. Ito ay hindi komportable at nagbibigay ng pagkauhaw na pakiramdam. Kung ikaw ay may timbang na 50 kilo at nagda-dialysis ng 4 na oras, pwede naming alisin ang 2.4 na litro ng tubig na hindi bumababa ang inyong presyon ng dugo na mabilis. Kung ikaw ay may timbang na 90 kilo, pwede naming alisin ang 4.3 na litro ng tubig sa loob ng 4 na oras. Ang sakit sa bato o paghina nito ay nagdudulot rin ng kabawasan ng kakayahan nitong alisin ang phosphate. Ang mataas na phosphate ay pwede magdulot ng osteoporosis at pagkitid ng daluyan ng dugo.
kaya ipinapayo ang pagkain na may konti lang na laman ng phosphate. Ang mga pagkain na mayaman sa protina tulad ng karne, isda, itlog, mga lente, beans at mga mani ay naglalaman ng maraming phosphate. Ginagamit rin ang phosphate upang magtagal ang pagkain at hindi masira agad. Kaya mas higit ang phosphate sa isang binalot sa harinang na isda kaysa sa sariwang isda. Gayun din ang mga produktong karne, delata o yung mga nakaproduce na pagkain, cereal na pang-umagahan o mga baked na pagkain. Ang mga makremang preso at atay na talata o liver spread ay naglalaman ng maraming phosphate. Gayun din ang Coke at iced tea. Ang pinakamahalagang mapagkukuhanan ng phosphate sa Norwegian na pagkain ay yung mga produkto ng mga paggawaan ng gatas tulad ng mga gatas, yogurt at mga iba't ibang klase ng keso. Ang phosphate ay nakikita o nakukuha sa lahat-lahat ng pagkain. Kaya karamihan sa nagda-dialysis ay gumagamit ng isang uri ng gamot na tinatawag na phosphate binder bago kumain upang mabawasan ang pagsipsip ng phosphate sa katawan kapag kumakain. Ang sakit sa bato o paghina nito ay nagdudulot rin ng kabawasan ng kakayahan nitong alisin ang potassium o potasa. Ang mataas na potasa ay pwedeng magdulot ng mga depekto sa ritmo ng puso o sa pinakamasamang kaso ay magdulot ng cardiac arrest o pag-aresto o pagtigil ng pagtibok ng puso. Kaya importante na konti lang ang pagkain nito. Pero ito ay mahirap dahil ang potasa ay nakikita rin sa halos lahat ng pagkain. Ang mga prutas at gulay ay masustansyang kainin pero naglalaman rin ito ng maraming potasa. Lalong-lalo na ang mga pinatuyong prutas, juices o mga katas at smoothies na gawa sa mga tropical na prutas. Pwede kang kumain ng prutas, pwede rin yung mga tropical na prutas tulad ng saging, oranges at mangga, pero konting portion lamang. Ang mga produktong gawa na sa cocoa beans tulad ng tsokolate ay may mataas na potasa. Gayun din ang mga patatas at anuman na gawa sa patatas. Dapat mo rin bigyan ng pansin ang ibang pagkain na may mataas na laman na potasa tulad ng kape, brown cheese, mani, lente, beans, licorice, beets, avocado, Brussels sprouts at mga produktong karne tulad ng bacon at mga berdeng gulay tulad ng spinach at kangkong. Ang seltin ay ginagamit ng karamihan bilang kapalit ng regular na asin. Pero ito ay naglalaman ng maraming potasa kaya ito ay dapat iwasan. Marami ring gamot ang pwedeng maging sanhi ng mataas na potasa bilang isang epekto kaya ito ay fina-follow up ng doktor. Kaya ano ang mga pwede mong kainin? Ang mga pasyente na nagda-dialysis ay dapat magkaroon ng iba't ibang dieta o pagkain. Pwede kang kumain ng mga pagkain na may maraming asin, potasa at phosphate. Pero ang pagkain nito ay konting portion lamang. Ang mansanas, peras at ubas ay ilan sa mga prutas na may mababang potasa kaysa sa mga tropical na prutas. Pwede kang uminom ng juice ng mansanas at ang berry ay naglalaman na mas kaunting potasa kaysa sa prutas. Maari ka rin kumain ng maraming gulay tulad ng lechugas, cauliflower, siling pari at mga sibuyas. Pwede rin ang kanin at pasta. Ang bawang at iba ring pampalasa ay pwede rin. Ang buong tinapay ay may mahusay rin kaysa sa puting tinapay. Biscuits at mga pinong lutong parinda. Palitan ang mantikila ng langis ng oliba kung maaari. Ang itlog, isda at mga produktong walang karne ay pwede rin sa iyo. Salamat po sa inyong pakikinig.